Sa mundo ay mayroon dalawang klase ng killer. Ang serial killer na kaya magbalat kayo at makisama sa mga tao nang hindi nahalata. At ang spree killer na walang pinipiling biktima at mas gusto ang atensyon. Anong gagawin mo kung isa pala sa mga kaibigan mo ang unti-unti na binabalot ng masamang kaisipan na magtutulak sa kanya para makagawa na kahindik-hindik na krimen? Ganito ang nangyari kay Gianni Versace, ang isa sa sikat na fashion designer na pinaslang ng isang Filipino-American na si Andrew Cunanan. Noong July 15, 1997, ganap na 8:45 ng umaga, nang magising ang designer na si Gianni Versace sa kanyang mansion sa Miami Beach. Dahil maganda at maaliwalas ang panahon na yon, ay sinabihan niya kanyang kasambahay na siya na lamang kukuha ng magazine sa News Cafe para na rin makapaglakad-lakad siya mula sa kanyang malaking mansion. Nang makuha niya ang kopya ng magazine mula sa mataong cafe, ay naglakad siya muli pabalik sa kanyang mansion. Pero habang pauwi na si Gianni Versace, ay hindi niya napansin ang isang lalaking nakasunod sa kanya. Dire-diretso naglakad ang designer papunta sa gate ng kanyang bahay. At nang makatungtong si Versace sa tapat ng kanyang gate, ay bigla na lamang siyang binaril ng lalaki. Ang bala ay tumama sa kanyang pisngi. Nang bumulagta siya, ay pinaputukan siya muli. Pagkatapos nun, ay sumakay na ang lalaki bumaril sa kanya sa isang pickup truck at mabilis na tumakas. Sinubukan siyang habulin ng isang witness pero hindi siya naabutan. Naging laman ng balita sa buong mundo ang pagbaril kay Gianni Versace. At ang tanong ng mga saksi ay kung sino ang bumaril kay Versace. At mula sa masusing investigasyon ay nakilala ang pagkatao ng gunman. Ang lalaking ito ay nakilala bilang si Andrew Cunanan. Bunso sa apat na magkakapatid at ipinanganak noong August 21, 1969. Bakit niya kaya pinaslang si Gianni Versace? At ano ba ang tunay niya pagkatao? Kilalanin muna natin si Andrew Cunanan mula pagkabata, para malaman natin ang background ng suspect. Noong bata pa siya, ay pumasok siya sa Bonita Middle School na malapit sa kanila. Isa itong private school, kaya masasabi natin na galing siya sa middle class na pamilya. Pero noong 1981, ay inilipat siya na kanyang ama sa The Bishop School sa La Jolla, San Diego. Dito ay nakilala si Andrew bilang isang madaldal na bata, sa palakaibigan nitong pagkatao at sa talino niyang taglay. Ang kanyang IQ ay umabot sa 147. Kaya hindi lamang mga estudyante, kundi pati mga guro ay natutuwa sa kanya. At dito ay nakilala niya kanya magiging best friend hanggang sa pagtanda. At ito ay si Elizabeth Cote. Habang nagbibinata, ay mas naging kilala si Andrew sa kanyang school. Mas naging palakaibigan siya. At habang tumatagal, ay nagugustuhan ni Andrew ang atensyon na binibigay ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil dito ay naging isang prolific liar si Andrew. Gumagawa na siya ng mga hindi kapanipaniwalang kwento tungkol sa kanyang sarili at pamilya niya. Mga kwento na hinahangaan at pinaniniwalaan ng mga estudyante at kaibigan niya. Dagdag pa dito, pati ang kanyang pananamit ay binago niya. Depende sa kung ano sa tingin niya ang makakatulong upang mangibabaw siya sa lahat. Nagsuot siya ng kulay pulang jumper na siyang tumatak sa isip ng kanyang mga classmate. Samantala, kahit na umamin siya na nagkakagusto rin siya sa kapwa niya lalaki, ay hindi ito naging hadlang. Dahil ang mga nakakarelasyon niya na mga matatandang lalaki ay ginagatasan niya lang ng pera. Pagkatapos nito ay gagamitin niya ang pera para manlibre ng mga kaibigan na siyang hinahangaan ng kanyang makasama. Nagpatuloy ang kanyang gawain at pagpapakitang gilas hanggang sa makagraduate siya. Noong graduation nila ay kinilala siya bilang pinakahindi malilimutang estudyante sa kanyang paaralan. Pagkatapos niya makapagtapos noong 1987 ay nag-enroll siya sa University of California at kinuha niya ang kursong American History. Kilalang kanya mga magulang na may kaya sa buhay. Pero nang tumuntong ng 18 years old si Andrew, ay umuwi ng Pilipinas sa kanyang ama para magtago mula sa kasong embezzlement. Dahil dito ay unti-unting naubos ang pera ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang sundan ng kanyang ama sa Pilipinas upang kumbinsin itong bumalik. Pero nakita niya ang kanyang ama na nabubuhay na rin sa kahirapan dito sa Pilipinas. Kung kaya't hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang balak, bumalik na lamang siya sa California at hinarap ang problema. Dito na nagbago ang ugali at pakikitungo ni Andrew. Nang madiskubre na kanyang ina ang kanyang pagkatao, ay nagtalo sila.
Reliyosa kasi ang nanay niya at hindi niya tanggap na ganun ang pananaw ng kanyang anak. Kaya sa kalagitnaan ng kanilang away ay itinulak siya ni Andrew at tumama ang kanyang ina sa pader na nagdulot ng pagka-dislocate ng kanyang balikat. Ang pagbabago sa kanyang ugali ay nagresulta ng antisocial personality disorder. Nakita ito ng kanyang pamilya dahil hindi makikitaan ng awa o pagsisisi ang binata. Noong 1989 na mag-drop si Andrew sa college at napagdesisyon na lumipat sa Castro District sa San Francisco. Ito ang lugar kung saan malaya niya may papakita ang kanyang pagkatao. Kasama niyang lumipat ang kanyang best friend na si Elizabeth at ang boyfriend nitong si Phil Merrill. Sa kabilang banda naman, ay patuloy pa rin ang pakipagrelasyon ni Andrew sa mga mayayamang businessman upang masustentuhan ang kanyang mga pansariling pangangailangan. Gamit ang iba't ibang pangalan, ay iba't ibang lalaki ang nakukuha at napapaikot niya. Dito rin niya nakilala si Norman Blackford, isang matandang binata na walang ibang ginawa kundi magwaldas ang pera na naging karelasyon at sugar daddy ni Andrew. Samantala sa California, ay nakilala din ni Andrew ang sikat na fashion designer na si Gianni Versace. October 1990, nang pumunta roon si Versace para damitan ang mga artista sa palabas sa kapresyo. Wala nakakaalam kung ano ang naging relasyon ng dalawa, kung naging sila ba, o kaya ay tulad ng ibang lalaki ni Andrew na one night stand lang. Noong December 1995 naman, nang makilala ni Andrew si David Madson sa isang gay bar, hindi nagtagal ay nagkamabutihan ang dalawa at pumasok sila sa isang relasyon. Ibinibida pa ni Andrew sa kanyang mga kaibigan ang relasyon nito kay Madison at tinawag pa niya itong bilang love of my life. Pero nakipaghiwalay din si Madison kay Andrew noong 1996 dahil hindi na maganda ang nararamdaman ni Madison sa mga kakaibang kinikilos ni Andrew. Noong 1996 din, nang hiwalay ni Norman Blackford si Andrew nang matuklasan niya ang relasyon nito kay Madison. Dahil dito ay muling bumagsak ang mataas at masaganang pamumuhay ni Andrew. Hindi nagtagal ay nasagad niya ang kanyang mga credit card at nabalitaan na lamang ng kanyang dating kaibigan na si Jeffrey na bumalik si Andrew sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na epektos. Nagpatuloy ang mababang pamumuhay ni Andrew. Dumadalo pa rin siya sa mga party pero hindi na katulad ng dati. Dahil siya na ngayon ang nililibre na kanyang mga kaibigan o kaya naman ay hati-hati na sila sa bill. April 26, 1997, nang manatili si Andrew sa bahay ni Jeff habang ito ay umalis pa kabilang bayan kasama kanyang boyfriend. Habang pauwi galing sa biyahe ay tumawag si Andrew kay Jeff at sinabi nito na may kailangan silang pag-usapan. Pagbalik ni Jeff sa kanilang apartment ay wala na roon si Andrew. Tinignan niya ang kanyang mga gamit kung meron ba nawala sa mga ito. Pero isang bagay lang ang nawala sa kanyang drawer at ito ay ang kanyang baril. Tinawagan ni Jeff si Andrew at tinanong kung nasan ito. Sumagot ito at sinabi na sa apartment siya ni David Madison. Alas 9 ng gabi nang puntahan ni Jeff si Andrew at hindi niya alam na maaaring ito na palang huling gabi na makakasama niya ang kanyang kaibigan. Lumipas ang dalawang araw at wala nakakaalam kung nasa na tatlong magkakaibigan. Binisita ng mga katrabaho ni Madison ang bahay nito upang tignan kung bakit hindi siya pumapasok sa office. Pero ang inabutan lamang nila sa apartment ni Madison ay ang katawan ni Jeff na nakabalot ng carpet sa likod ng malaking sofa at wala doon sina Andrew at Madison. Samantalang noong May 2, 1997 ay nakita pa ng ilang residente ang dalawa na kumakain sa labas at may ilang din nakakita sa kanila na pumasok sila sa isang gay bar. Pero tulad ng sinapit ni Jeff, ilang araw matapos na makita ang dalawa pag-alagala ay natagpuan ang katawan ni Madison na lumulutang sa isang lawa. Meron itong tama ng bala sa ulo. Bala mula sa baril na ninakaw ni Andrew kay Jeff. May 4, 1997, ilang araw matapos ang pagkamatay ni Madison, ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis na mayroong isang lalaki ang natagpuan walang buhay sa kanyang garahe. Meron itong benteng saksak ng screwdriver habang nakabalot ang ulo at paa nito ng duct tape. Kinilala ang lalaki bilang si Lee Miglin, 70 years old, isang real estate developer at napag-alaman sa imbestigasyon na nakikipagkita ito sa mga binata na inuwi niya sa kanyang bahay. Dahil dito ay ginamit ni Andrew ang pagkakataon na ito upang nakawan ng matanda. Noong May 9 naman, nang matagpuan ng isang caretaker ng sementeryo na si William Reese na walang buhay sa kanyang pwesto. Ayon sa imbestigasyon ay binaril siya ni Andrew para itakas ang Chevrolet pickup truck nito. At dahil dito ay nakasama si Andrew sa 10 most wanted fugitives noong June 12.
Matapos ang insidente pagpatay sa sikat na fashion designer na si Gianni Versace noong July 15, 1997, ay nakita ng mga pulis ang sasakyan ni Andrew sa isang paradahan. Nasa loob nito ang isang bag na may mga damit ng binata at ang ilang ginupit na litrato mula sa dyaryo tungkol sa mga pinatay niya. At noong July 23, 1997, ay natagpuan ang katawan ni Andrew sa isang luxury boat sa Miami. Nakarinig umano ang caretaker na isang putok ng baril. Kaya agad itong tumawag ng pulis. At dito ay nakita nila ang katawan ni Andrew na may tama ng baril sa ulo. At katulad ng kanyang mga biktima, ay ginamit ni Andrew ang baril ni Jeff upang tapusin ang kanyang buhay. Walang maisip ang mga pulis sa maaaring naging motibo ni Andrew sa pagpatay. Wala siyang specific na target at karamihan pa sa mga ito ay kakilala at malapit pa sa kanya. Pinaniniwala ng kanyang sakit noon na sabik sa atensyon ang naging mitya ng mga hindi magandang aksyon nito. Sa huli, ang mga tao kahit gaano katalino at kagaling sa ibang bagay ay darating pa rin sa pagkakataon na maaari itong maligaw na landas o magkaroon ng maling desisyon sa buhay. Maaaring ito ay dulot ng mga hindi magandang karanasan noong kanilang kabataan pa o maaaring dahil na rin sa matinding problema. Kung kaya't mabuting kausapin natin ang ating mga kaibigan at huwag silang hayaang mapariwara o malihis na landas.